Good afternoon sa inyong lahat, mga anak. Ngayon ay gagawa tayo ng vegetable noodles. Magsalang tayo ng ating kawali dito. Tapos, lagyan natin siya ng kaunting mantika. At kapag mainit ang ating mantika, ilagay natin ang ating carrots. Haluin natin si carrot. At hayaan natin ito sa loob lamang ng isang minuto. Pagkatapos ng isang minuto, ilalagay natin ngayon si cauliflower. Kahit anong available na vegetable ay pwede ninyong gawin. Pwede ninyong ilagay sa ating noodles. Luin. Isusunod ko ngayon si zucchini. Kakaunti lang yung niluto natin dahil para lamang ito sa isang tao. Okay, haluin natin. Hayaan natin itong lumambot ng kaunti. At hindi na natin kailangan takpan. Okay, hindi nyo kailangan takpan. Dahil hindi nyo makikita yan kung malambot na ba siya. Tsaka ayaw natin itong ma-overcook. Okay. Ayan. Ngayon, ilalagay naman natin ang repolyo. At pagkatapos, isusunod naman natin ang ating white onions. Puro mga slice siya ang cut. Haluin natin ng kaunti. At kapag naghalo ng mabuti, ilagay natin ang isang cubes, vegetable cubes or maggie cubes. Haluin natin to. Ayan. Maglagay tayo ng kaunting toyo. At kung kinakailangan natin dagdagan mamaya ang toyo, dadagdagan natin. Meron tayong isang bayleaves. 1/4 teaspoon na ating blackpepper. Haluin natin ito umuli. Tapos, saka natin ilagay ang ating half-cooked noodles. Siguraduhin nyo lang na pag hinap-cook nyo yung ating noodles, siguraduhin nyo wala siyang asin. Mantika at saka tubig lang. At talagang half-cooked lang ha, kasi iluluto natin uli. Kung hindi, ma-overcook yung noodles nyo. Okay? Ayan. Kung mapapansin nyo, kailangan natin siyang dagdagan ng toyo dahil masyado siyang mapusyat. Kaya nga, dapat, kailangan yung maggie cubes nyo or vegetable cubes nyo, kailangan isa lang kung hindi aalat yung ating noodles. Okay? So ngayon, kukuha ko ngayon ng toyo at dadagdagan natin. Okay? Dagdagan natin. Ayan. Haluin mabuti. Ngayon, ilalagay natin yung ating three-color capsicum. Pwedeng green, red, and yellow. Okay. Huli na natin ilagay yung capsicum dahil madali lang siyang maluto. At saka kahit kilaw siya, pwedeng kainin yung capsicum. So, kaya last na natin siya nilagay. Pangparami ng kulay. Diba? Mas magandang tingnan kapag mas marami yung vegetable. Ngayon, maglalagay tayo ng kaunting lemon. Ayan, minesure ko na lang para estimated. So, 1 teaspoon ang nilagay ko na lemon. Haluin natin ito uli. At iwan lang natin to sa loob lamang ng less than 1 minute at okay na yung ating pansit. Luto na siya. Pati yung kanyang gulay ay luto na rin. Ganyan lang. Ang bilis lang nitong lutuin. As in. Okay. Luto na yung ating pansit. Ready to serve na siya. So, ganyan lang po. Close. Okay. Sige. Salamat.